Yo, hello guys. Pasensya na, ngayon lang ulit nakapag-video kasi binagyo kami dito yung bambagyong si Soy. Kaya ano, ayan. Ang laki ng damage niya dito sa aming probinsya. So nawalan kami ng kuryente kaya ayun, hindi ako nakakapag-upload. Pero sa araw na to, pag-uusapan natin kung worthy ba ang Faxter 301 sa trail. Ayan eh. So, ito ang aking Faxter 301. Customized na yan. Pero bago natin simulan yan, mag-subscribe muna kayo. Hit the subscribe button and click nyo na rin yung bell button para maging updated kayo sa aking mga latest video. Okay, let's go! Marami siguro sa inyo ang gustong bumili ng Faxter bikes. Pero nagdududa kayo kung matibay ba ito sa trail, kung tatagal ba ito, kung gagamitin nyo siya parati sa trail. Ayun, nag-research din ako sa YouTube, so wala rin akong nakitang wait, teka lang, may block na block sa aming road. Kung marunong sana mag bunny hop, sigurado na ano ko to, malalagpasan ko to, pero hindi. Ayan, nag-search ako sa YouTube tungkol sa Faxter 301, kung ano ba to, kung worthy ba to sa trail, kung matibay ba to. Kaso wala akong nakita eh. Kaya ito, sinubukan kong gumawa ng video para share sa inyo yung experience ko sa aking Faxter bike. Oh, may ilog. Teka. Tatawid lang ako sa ilog. Yan. Ayan na. Basa na yung aking sapatos. Bahura o. Ang lalim. Pero kasama yan sa adventure, guys. Ayun. Ang lalim. So, ang sa aking ano, experience sa bike na to. O nga pala. Hindi ito sponsored ng Faxter. Sinubukan ko lang talaga siyang gawa ng video para ma-share ko sa inyo yung experience ko sa bike na to. So, nabili ko tong bike na to way back 2017 pa. And ayun, sinubukan ko agad siya sa trails. Pero that time ang gamit kong mga parts sa bike na to is puro yung stock parts lang niya. So ayun, naaminin ko sa inyo nung simula, sketch siya, lalo na yung sketching gamitin kasi sobrang dulas nung kanyang gulong. Yun yung aking na experience dito sa bike na to. Pero kung mga light trails lang naman, kagaya nitong aking tinatahak ngayon, yung stock tires niya nun, yung Viper kasi yung brand nun eh, okay naman, kakapit naman siya dito, hindi naman siya nadudulas. Pero pag mga medyo may roots yan, usually nadudulas siya. So nakailang beses na rin akong sumimple lang doon dito. Oh. Grabe. Ang tindi ng bagyo dito. O nga pala, signal number
trick kami nun, pero ganito na yung damage, parang signal number 4. So yun. Yung nung nabili ko to, ang parts niya dito puro stock Foxter na ano components, maliban dun sa gulong na yun nga Viper ang tatak. So kung light race lang naman, okay na, hindi mo na kailangan pang mag-upgrade kasi hindi naman masyadong challenging. Pero sabi ko nga, kung medyo technical ng konti, nagaya may mga roots or mabato o madahon, usually nadudulas yung gulong na yun. Kaya ang ginawa ko, inano ko siya, unti-unti ko siyang in-upgrade. Pero hindi ko rin in-upgrade agad yung gulong eh. Ang una kong pinalitan yung fork. Ayan. Kasi yung fork naman nito, yung stock fork niya, sobrang tigas, hindi na nagpe-play. So, para ako naka-rigid fork. Fork tuloy. Ayan. Sa 3 years na yun, marami na kami napuntahang trails eh. Hindi pa ako vlogger nung mga time na yun. Ngayon lang yung taon ako nag-vlog kasi. So, madami-dami na rin kami napuntahan. Bilib din ako dyan. Wala naman time na nasira itong bike na to. Meron lang talaga akong mga parts na pinalitan kasi nga yun yung sa palagay ko ay nag-hold back sa aking pag-enjoy sa trails. Ayan. So, kung bibili ka nitong softer bike, alamin mo na ang budget bike, usually cross-country bike yan ang setup. So, ibig sabihin, hindi ito pwede sa mga jump, sa mga downhills, mga ganong klase, sobrang rocky terrain, ganon. Dito ka lang sa exit. Oh, wala na naman daan. Sa exit trails kung saan usually light lang. Ayun, tatagal naman siya. Grabe. Nasira na yung trails dahil sa bagyo. Kung bibili ka, dapat alamin mo muna kung anong klaseng rider ka ba. Ikaw ba yung aggressive type na rider? Ikaw ba yung mahilig sa jumps? Ikaw ba yung mahilig sa downhill? Kasi may tamang bike para sa mga ganong klaseng discipline. Pero kung faster bikes yung bibilihin mo, matik yan, cross country tayo. And so far, sa buong 3 years ko, wala naman akong na-encounter na pagkasira. Kahit ilang beses na ako sumemplang, madami na rin battle scars tong aking bike na to. At siguro gagawin ko ng bike check itong faster bike ko para makita nyo, magkaroon kayo ng idea kung ano-ano ba yung mga in-upgrade ko dito. At guys, budget upgrade lang yun.
low budget lang. I mean, low budget upgrade. So, ayun. Baka sakaling makapagbigay ng idea sa inyo, guys. Abangan nyo na lang yung video na yun. So, ayun. So, ang mga pinalitan ko dito, all in all, over the past 3 years, is ito, yung aking handlebar. And then, pinalitan ko siya ng hydraulic brakes. Dati kasi mechanical brake lang to. And then yung aking upuan, kasi hindi ko trip yung upuan nung stock na Faxter na ano eh, na saddle seat. Masyadong matigas. Sumasakit yung ano ko eh, yung puwet ko eh. So ayun. Sa handling naman, okay naman yung handling nito. Medyo ano lang yung geometry niya sa every time mapupunta ka sa medyo palusong na part, medyo sketchy kasi yung geometry niya. Masyadong upright eh. Medyo upright. Which is normal sa mga XC bikes. Hirap talaga umahon. Daming wasak, puno, natibag. Bilib na ako sa mga mahilig sa ahon. Ang lalakas ng tuhod. Teka lang guys. Siguro ang bagay sa akin yung discipline, enduro, downhill. Wala kasing ahon dun eh. O sa enduro meron konti. Pahinga muna ako. Pahinga muna tayo. Ayan. Merong kubo dito sa tuktok ng bundok. Ayan. So, yun guys, tungkol sa factor ko. So, sabi ko nga matibay naman. Umabot siya ng 3 years. Hindi pa sira yung batalya. Kahit pinalitan ko na yung ibang mga components. Sa ibang brands naman, gaya ng Trinx, matibay din eh, kasi yung sa mga kaibigan ko, Trinx gamit niya. So, 3 years na yun sa pagkakabili din, kasabay ko yun halos. Ayos pa rin, yung sa kanya nga lang, all stock pa rin. So, good. Maganda ang brand ng Trinx. Hindi pa nasisira. Tsaka yung ano, yung isa pang brand na ano, pangalan niya Ad. ODS. Ad. Yun. Ad yata basa dun. Matibay din siya. So, mas nauna pa yun sa amin. So, parang 4 years. 4 years na yung gamit na nung 4 years na gamit na nung kaibigan ko yung bike na yon, yung Ads. At wala pa siyang pinapalitan doon kahit isang component. Ayan. So ayun, palagay ko yung mga budget bike naman matitibay talaga. Depende na lang siguro sa style of riding mo siguro kung yun nga pag dinagay mo siya sa mga aggressive trails, more likely hindi yung tatagal kasi hindi naman siya designed para doon eh. Ayun. So, tara, mag-race na ulit tayo. Uwi na ako eh. Uwi na ako. Baby pa, uwi na ako.
Ayan. So kung baguhan ka pa lang naman, nagbabalak kang pumili ng bike, mountain bike na ipang-trail mo, okay na ang ano, okay na ang factor, kasi nagsisimula ka pa lang naman eh. So budget bike ka lang muna, hindi mo pa kasi alam kung may enjoy mo yung sport na to. So paano kung gumastos ka kagad ng yung mamahaling bike, then later on malalaman mo na hindi ka rin pala nag-enjoy sa sport na to. So tsaka for sure hindi ka pa masyadong marunong sa trails eh, nag-aaral-aaral ka pa lang, so most likely mga light trails lang pupuntahan mo. Okay na ang budget bike. So Foxter, in my experience, okay siya, matibay. Kailangan mo lang palitan yung konti yung components niya. Pero saan mo na gawin yun kapag in love ka na dun sa sport ng mountain biking? So kung may mga katanungan pa kayo, comment nyo lang below. Oh shit, mali yung aking line. Comment nyo lang below. Teka na guys ha. Comment nyo lang below. And then comment nyo rin kung meron pa ako mga hindi na-discuss. O share nyo na rin yung ano nyo, yung experience nyo dito sa comment section. And huwag niyong kalilimutan mag-subscribe, at kung nagustuhan niyo yung video, like niyo siya, like and share para sa mga naghahanap ng sulit na budget bike. So ayan, salamat sa panonood sa aking channel, ang Part-Time Cyclist. Lagi niyong tatandaan to go for a ride and explore new paths. Bye-bye. Abangan niyo yung ano ko, susunod na video. Bike check siya, guys. Bye-bye. Check ko yung aking mountain bike. Okay, salamat. Hanggang sa muli.